Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-usapan natin si Paulo Contis. Bakit ganun na lang ang sinabi niya sa kanyang last na sinabi patungkol ito sa TVJ sa Itbulaga, na hindi pa tapos talaga ang laban, hindi pa final pa ang hindi ba daw final ang sinabi ng Korte Suprema para sa titulo ng Itbulaga. So bakit nga ba galit na galit si Paulo Contis? So panoorin natin to, ang pahayag ni Vic Soto, ni Tito Vic and Joey, yung TVJ. So panoorin natin to, mga kautal, no? Huwag natin palampasin pa. So shout out pala kay Mr. JV, yung video niya, yung ating reaction video. Yan. Galing sa Intellectual Property Office, at kami po ay lubos ang pasasalamat sa lahat sa inyo, sa lahat ng mga number cards, lahat ng legit number cards ng Itbulaga. Maraming salamat. Magandang tanghali, nakakaputi ako ngayon. Iba yung outfitan ko ngayon. Pero simple lang gusto ko nga sabihin, mga kabuso, mahaba pa po ang laban. Yeah. Ibig sabihin, legally, wala pang final. So yun ang naging pahayag ni Paulo Contis, na mahaba pa daw ang laban, so maaga pa daw para magbunyi, no, yung kampo ng TVJ, so hindi pa daw final yung desisyon. So bakit ganun ang sinabi ni Paulo Contis, na galit na galit siya, di ba? Okay. Ito lang po ang pangako namin, ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw. Dahil yun naman po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami. Hanggang pinagmamasaya! Teka, sige lang title natin. Tupo ka! Itbulaga! So dito, mga kautal, no, kahit na lumabas na yung, naglabas na yung, ang Korte Suprema o IPO, na hindi gagamitin yung titulong Itbulaga, pero ginagamit pa rin ni Paulo Contis yung Itbulaga sa kanilang programa, di ba? Sinabi na namin, ang title namin ay yung title na alam yung tawag sa amin. Mm-hmm. Balibalik na rin man ang mundo, ito ang Itbulaga! Mm-hmm. Bakit hindi matanggap ni Paulo Contis ang pagkapanalo ng TVJ sa trademark ng Itbulaga? Tara, alamin natin ang buong detalye. Panuulin ang buong video. Kumusta, mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, kung paano nabuo ang Itbulaga. Dahil dito, hindi na maaaring gamitin ang Itbulaga sa Kapuso Network, at posibleng mawala ng trabaho ang mga host nito, kasama na ang main host na si Paulo Contis. Sa harap ng pagtitiis ng TVJ ng mahabang buwan sa kanilang trademark, ay tila napalitan ito ng kasiyahan at iba pang legit the barkads, subalit naman nag-iba ang tono ni Paulo Contis. Sa kanyang pahayag, mistulang nang aasar siya sa TVJ at may halong pag-insulto sa pagbanggit ng Itbulaga. Magandang tanghali, nakaputi ako ngayon, iba ang outfit ko ngayon, pero simple lang ang gusto kong sabihin para sa ating mga kapuso, saad niya. Mga kapuso, mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final, okay. Pero ito lang po ang pangako namin. Ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw. Dahil yun naman po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami, mensahe ni Paulo Contis. Iyan ang naging pahayag ng TV host na si Paulo Contis sa pagsisimula ng kanilang noontime show. Subalit, marami ang nagalit kay Paulo dahil sa kanyang ugali, na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ipinakita niya ang deadmang attitude sa desisyon ng IPO, na nagbigay ng pangit na impresyon sa kanyang followers at fans. Matatandaan na mula nang umalis. So, di ba? Parang binaliwala ni Paulo Contis yung desisyon ng IPO. Batas na yun, ha? Kumbaga, nagbigay siya ng impresyon, bad impression sa mga followers o sa mga taga-suporto ng Itbulaga, di ba? Ang TVJ sa taping,
hindi na nila binanggit ang Eat Bulaga sa live. Ito ay upang maiwasan ang mga legal na problema dahil nasa tape ang trademark ng programa. Sa kabilang banda, iginiit ng legal counsel ng tape si Attorney Abraham Garduque na iaapela nila ang desisyon ng IPO. Ayon sa ulat ng PEP, nagsalita ang lawyer ng tape na hindi pa nakakatanggap ng kopya ng desisyon, ngunit nagpahayag na iaapela ng tape ang nasabing desisyon sa director ng BLA ng IPO. Sa kaso na hindi pa rin sapat ang kasiyahan sa desisyon ng direktor, maaari pa rin nilang isampa ang apela sa direktor ng IPO. Ang tape ay labis na aapektuhan ng lahat ng legal na paraan sa desisyong ito. Kayo mga idol, ano ang masasabi? So, di ba? So, parang mas lalong sinira ni Paulo Contes yung pangalan ng Eat Bulaga at yung sarili niyang karir. So, anong masasabi niyo sa video ito? Please comment down below mga kaotahan. So, maraming salamat po. Mabuhay po tayo.